Mga bata, magandang araw sa inyo lahat. Grade 6, tayo ay nasa ikapat na markahan na. Week 3 and 4 ang ating tatalakayin ngayong araw nito. At ang ating topic ay texture. So, sa inyong most essential learning competencies, you're going to identify different textures from musical samples. Meron tayong vocal and instrument. Parehong may texture sila. Sa vocal, may tinatawag tayong solo voice, then solo voice with accompaniment, and then duet, partner songs, and round songs. Sa instrument naman, pwedeng solo instrument and ensemble. Pag sinabing ensemble, ito yung different music na sabay-sabay tumutunog. Okay. Halimbawa, yung orchestra. Ayan. Isa yung halimbawa. Okay, for your objectives in this lesson, you will be able to learn and identify textures from musical examples. Texture refers to how a wall, entity, or material feels to touch in general. It refers how many voices or instruments communicate a composition of music. It may also apply the overall sound quality of a song. Mahalaga ang texture para mas maging maganda at kaaya-ayang pakinggan ang tunog na ating naririnig. Kadalasan kapag para hindi maging boring ang pakikinig, mas maganda yung mas maraming tunog na naririnig. At depende doon sa tunog na naririnig, ang texture. Meron tayong tinatawag na homophony, monophony, at saka polyphony. There are three kinds of musical texture in terms of voice. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung monophony or monophonic texture. It is composed of one melodic line and has no accompaniment. Wala siyang tugtog. This is called the unison. Okay? So, solo voice lang siya. Or one melodic line. Example, yung pag-awit ng row, row, row your boat na wala namang tugtog. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. O kaya yung Philippine National Anthem natin or any song is sung in unison or an a cappella. Basta a cappella, kapag pare-pareho naman ng tono, ito ay unison. Monophony pa rin yun. Halimbawa, sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang. Bayang mag-iliw, pero siyang silangan ang alab ng puso. So, yun ay unison pa rin. Ang tawag doon ay monophony. Basta walang accompaniment o walang tugtog. Homophony or homophonic texture has one melody and sung with accompaniment. Halimbawa, isang naga o organ at isang umaawit. One solo voice with accompaniment. Example, a song is sung by a singer accompanied by a piano or a guitar. Example, halimbawa ito, kunyari may natugtog sa inyo. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. So, yun. That is an example of homophony or homophonic texture. May solong umaawit at may tumutugtog. Okay. So, mag-isip kayo ng kahit anong awit, basta may tugtog, that is homophony or homophonic texture. Polyphonic texture uses two or more melodic lines sung together. It may be in a form of a round, canon, or partner song. Maraming boses. Pwede rin siyang duet, partner song, or round song. So, alam niyo na yung ibig sabihin nitong mga round song, partner song, and duet, di ba? Pinag-aralan natin mula grade 1 yan. Okay.
So, example, yung a choir sings hallelujah with four voices as a soprano, alto, tenor, and bass. Okay? So, kadalasan kapag choir, meron niyang iba't ibang parte ng tinig. So, kung sa lalaki, ito yung tenor at bass. Kung sa babae naman, ito yung soprano at alto. At kapag pinagsama-sama sila, nagiging makapal yung texture. Ang tawag doon is polyphonic texture. So, pwede rin na may tugtog at pwede rin naman na a cappella pero merong variation ng boses. May iba't ibang boses. Ayan, ganun din sa vocals. Texture can also be applied in instrumental music. So, hindi lang siya sa boses. Pwede rin siya sa instrumental. There are three kinds of musical texture in instrument. Yung monophony or monophonic texture, katulad din sa boses kanina, ito naman yung nagko-compose ng isang melodic line with no harmony or counterpart. Halimbawa, isang gitara lang, isang nagigitara, is, o kaya solong nag-yukulele, solong nagpa-piano. So, that is monophony or monophonic texture. O kaya, ito, yung example dito, yung nagpo-flute, and merong nagbibit ng drum. So, yung all flutes playing the same melody, ang tawag doon ay monophony. Yung homophony naman, pagdating sa instrument, ito naman yung may ibang kasabay. No. Example, yung small jazz combo with a bass, a piano, and a drum set, providing the rhythm background for a trumpet or improvising a solo. Polyphonic texture uses two or more melodic lines playing together if more than one independent melody is occurring at the same time. The music is polyphonic. Okay, kapag sabay-sabay na iba-ibang musical instrument, ito ay tinatawag na polyphonic. Kadalasan, ito yung mga orchestra, no? Yung mga nagtatanghal, yung mga banda, pwede rin yung drum and lyre. Ayan, let us answer the following question based on what you have read. Write your answer on a sheet of paper. So, what are the three kinds of musical texture? So, according to what you have read, monophony or monophonic texture, meron din tayong homophony or homophonic texture and polyphonic texture. How do these musical texture differ from one another? So, ilalagay niyo lang yung kanyang kung anong ibig sabihin niya at kung paano sila nagkakaiba. Monophony or monophonic texture is composed of one melodic line and has no accompaniment. It is called the unison, one, or solo voice. Ang homophony naman or homophonic texture has one melody and sung with accompaniment. One solo voice with accompaniment. Basta laging may tugtog. Okay? So, isang umaawit tapos may tugtog. Solo voice then may tugtog. And we say polyphonic texture uses two or more melodic lines sung together. It may be in a form of a round, canon, or partner song. Ibig sabihin nito, maraming boses ang naririnig. Pwede rin siyang duet, pwede rin siyang partner song, at pwede round song. Let us give one example of homophonic in vocals. Homophonic, okay? So, a song is sung by a singer accompanied by a piano. Isang example lang pala ang hinihingi. Pero, nag-example ako dito ng tatlo. A song sung by a singer accompanied by a guitar. A song sung by a singer accompanied by ukulele. Kasi sabi kanina, ang homophonic ay inaawit ng solo pagkatapos ay merong accompaniment na tugtog or tunog. Let us name an example of polyphonic instrument. Okay, pag sinabing polyphonic, marami kang naririnig na instrumento or marami kang narinig na boses sa isang sabay-sabay na pagkakataon sa isang pag-awit o pagtugtog.
Ang mga halimbawa dyan, syempre, yung banda, orchestra, drum and lyre group, dahil iba-iba yung music na narinig nyo sa drum and lyre. Tapos, ensemble, o orchestra. Number 5, what is the importance of musical texture in music? Ano daw ang halaga ng musical texture in music? So, kapag may texture, lalo nito napapaganda ang isang musika. Dahil it may apply to the overall sound quality of a song. Diba kapag ka solo lang, na acapella, minsan na maboboring ka kapag ka umaawit ng acapella, kapag nakakarinig ka ng acapella. Pero, kapag ka nalagyan na ng tugtog, dun lumalabas minsan yung damdamin, yung ganda ng music kapag ka nilagyan na ng tugtog. Also, musical texture can be used by composers to create drama and contrast by differences in the layers of a sound. Mas napapaganda, mas naibigay yung damdamin kapag ka merong texture sa sound. Nagkakaroon ng flavor, kakaibang flavor ang music kapag ka sinaliwan ito ng iba't ibang texture. Okay, so whether a melody or harmony, the relations between these layers of sound and how many layers there are. Composers could begin with a melody and simple harmony, then weave the melody to a complex or into a complex polyphonic texture or a dramatic scenario. Let us go now to learning task number 1. Let us read and analyze each scenario. Tell whether the following are monophonic, homophonic, or polyphonic texture. Write your answer in your answer sheet. Number 1. The Philippine National Anthem is sung by Asia songbird Miss Regine Velasquez without accompaniment. So, nalagyan ko na pala ng sagot, pero paliwanag na lang natin kung bakit ito ang sagot. Monophonic yon dahil acapella nga ang sabi, acapella. Walang tunog, walang tugtog. Next, number 2. Kayla and Eric Santos sing the signature song Parting Time. O kanina, nadaanan natin na ang homophonic ay maaaring partner song, polyphonic. Number 3, the orchestra plays Pandanguhan. Bakit polyphonic yung ano yung duet? Dahil may parte, may parts by parts yon kapag ka duet. Okay? Okay, number 3, the orchestra plays Pandanguhan in front of all the music enthusiasts. Orchestra, ito ay polyphonic. Dahil lang orchestra, iba't iba rin yung ating marinig na musical instrument dyan. Number 4, an old woman sings her favorite song with her piano playing. So, this is homophonic. Sabi ko sa inyo kanina, basta may tunog at isang umaawit, ito ay homophonic. Number 5, Sharon Cuneta sings Sana'y Wala Nang Wakas in her virtual concert with the choir, polyphonic. Kasi yung choir, meron na siyang iba't ibang boses. May alto, may tenor, may bass, may soprano. Okay? Tapos, hinaluan pa ni Sharon Cuneta. Ayan. Bilang melody. So, ito ay polyphonic. Learning task 2. Look at the following pictures below. Write whether the following are monophonic, homophonic, or polyphonic texture. Write your answer in your answer sheet. So, learning task 2. Look at the following pictures. Tignan natin ang una. Umaawit na nasa CR. Wala namang instrumento sa CR. Kaya ito ay monophonic. Okay, number 2, duet. Ayan. So, kanina, nakita natin na ang duet ay polyphonic. Umaawit habang tumutugtog. Ito ay homophonic. Orchestra. Ito ay polyphonic. Learning task 2, study the song Ako ay Pilipino. Sing and record the song in solo and submit it to your music teacher through messenger. So, ang gagawin nyo lang dito ay aawit lang kayo ng Ako ay Pilipino. Alam nyo naman yung ano,
yung awit na ito. Pero huwag niyo lalagyan ng tugtog dahil solo ang pinapaawit sa inyo. Ibig sabihin ay monophonic ang gustong ano sa inyo ng inyong teacher, ipagawa. Alam niyo naman yan, di ba? So, lagyan niyo lang ng damdamin ang pag-awit habang inaawit to. Alam niyo na yung kung paano awitin. Ah, sige, sample tayo. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Lika sa aking puso, at ika'y kay ganda sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa aking talino sa mabuti lang laan, sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako bansa't sandiwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa. Ako'y Pilipino, Pilipinong totoo. Ako magagawa niya na mas maayos at nakatayo kayo, mahirap umawit kapag ka nakaupo. Basta, yung diaphragm nyo ay kailangan ay nakarelax. No? Kasi medyo nakaupo tayo, kaya medyo ano, medyo palpak yung kanta ko. Okay, so next, tapos na tayo sa learning task number 2. Lagyan nyo ng feelings, no, para mataas ang grade. Ayan, para sa inyong learning task number 3, follow the given instruction carefully. So, ano daw yung gagawin nyo? Number 1, pag-aralan yung song na tong-tong-tong pakitong-kitong. Ito ay isang Filipino round song. So, siya ay polyphonic. At maaari din naman na ito ay monophonic o homophonic. So, ito lang yung ating aawitin. Okay? So, number 2, anong gagawin nyo dun sa awit na yon? With the help of one of your family members, sing and record your performance applying the following musical texture. So, hahanap kayo na isang kasama, one of your family members daw. Okay, so ang aawitin niyo ay tong-tong-tong pakitong-kitong sa anyong monophonic. Ibig sabihin, a cappella. Ire-record ko habang umaawit ako ng sample ng tong-tong-tong pakitong-kitong at mamaya gagamitin natin yon sa sabi dito kasi may polyphonic pa tsaka homophonic. Magagamit natin yung recorded song ko sa polyphonic texture. Okay? O pwede tayong gumawa doon ng round song o kaya yung merong parts na ginagawa habang inaawit. Pwede magkaroon ng alto, soprano. Okay? Okay, sige. Monophonic. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat.
aga, tong 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 tong, pakitong kitong, alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sa pagkat nangangagat. Tapos na tayo sa monoponic song. Ngayon naman, yung homoponic. Pag kayo naawit, tatayo kayo para magandang tignan, para magandang ipapasa nyo sa teacher nyo. Kasi makikita ng teacher nyo, may effort kayo. Diba? So, homoponic, dapat may tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Tong tong pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagatong tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Okay, so tapos na tayo doon sa homoponic. Ngayon naman, polyponic. So, ito ay pwedeng duet. Pwede rin naman na round song. Subukan muna natin yung round song. O kaya, pwedeng sabayan nyo yung awit at may music habang marami kayong umaawit pero may iba't ibang parts din. Subukan ko lang yung round song. Tong 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 pakitong kitong, tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagatong tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagatong tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. So, yun ang ating round song. Maaari din naman sa ibang part nyo simulan yung pangalawang pangkat. O, maaari yung unang pangkat ay pangkat ng mga babae sa inyong tahanan, o kaya ay pangkat ng mga lalaki sa inyong tahanan. O kaya naman, pangkat ng nanay at tatay nyo, tapos kayong magkakapatid. Maaari din naman na ito yung paraan, yung isa. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Kung merong marunong mag-alto sa inyo, pwede rin. Kung kaya nyo lagay nyo ng soprano, tapos lagay nyo rin ng music, pwede rin. So, polyphonic pa rin yon. Okay, so, pwede rin naman yung part na ganito.
Kanina yung round song medyo nakakalito. Pwede rin naman sa part na round song ganito rin. O kaya, pangkatan kayo. Halimbawa, yun muna ang mga lalaki. Tong, 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 pakitong, kitong, alimango, sa dagat. Tapos yung mga babae, malaki at masarap, mahirap. Tapos sabay na, mahuli. Tapos may parts na, sapagkat nangangagat. Tapos yung isa, sapagkat nangangagat. Yun. Pwede rin naman ito, yung part na to. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat malaki at masarap mahirap mahuli sapagkat nangangagat tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap, mahuli, sapagkat nangangagat, tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap, mahuli, sapagkat nangangagat. O, magkaibang ano yun? Magkaibang part ng round song. Kanina doon ako nagsimula doon sa tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat. Tapos tsaka pa lang ako nag tong 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 tong. Ito naman, doon sa part na tong 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 pakitong kitong tong 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 pakitong kitong. Tapos, habang nagra-rounds kayo, pwede kayong pumitik. Tong, kitong, kitong, alima. O kaya yung gitara. Okay, so polyphonic pa rin yun. Malinaw ba? No? Malinaw yon mga bata. Tapos na tayo sa learning task number 3. Punta na tayo sa, ayan. Tong, 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 pakitong. Ito yung lyrics. Ay, ang ano pala yung kay hirap hulihin. Kasi nasanay kami dun sa mahirap, mahuli. Dito yung sa Lilio, Laguna. Ayan! So, tapos na tayo. Dahil dyan, maraming salamat mga bata. Kung nakatulong ang video ito, please hit the like and pakishare na rin para marami pong maabot ng inyong mga klase. At huwag kalilimutan na mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Maraming salamat. Nawa ay nakatulong si Mang Roma kahit paano week 3 and week 4. Maraming salamat. Thank you so much. Huwag kalilimutang mag-like. Tantabay tayo sa mga susunod na lesson. Para naman sa grades 1 to 6, meron din tayong, sa grades 1 to 5, meron pa tayong mga video lessons para sa quarter 4. Paki-visit lang yung ating channel at paki-share na rin yung channel na to sa inyong pang mga kapilala. Maraming salamat!